From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed his salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Insurance natin, kung may mangyari sa atin, meron tayong makukunan o kaya meron tayong fallback para sa ating financial. Kaya hindi tayo masyado natatakot. Ngayon, kung mahalaga yung insurance na yan, mas mahalaga yung insurance na pangbuhay na walang hanggan. Mas mahalaga yon. Sabagkat ang lahat ng buhay natin dito, temporary lang. Ngunit kung ano ang ating ipamumuhay kay Kristo, yon mga kapatid, ang pinakamahalaga. Sapagkat yun lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa mensahe ni Pablo sa banal na kasulatan patungkol sa resurrection. Sinabi ng apostol na ito, sinabi niya na kung paano tayo nagkaroon ng anyo ng laman o ng nasisira, tayo ay papalitan at bibigyan din naman ng anyo ng makalangit. Sinabi ng banal na kasulatan dito na itong nasisira o itong nabubulok ay papalitan ng hindi na nabubulok. This corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. When this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Alam ninyo sa huling mga araw, tulad ng ginawa ng Diyos sa ministering ito, ang huli na kaaway na igugupo o dadaigin ng Panginoon ay walang iba kundi ang kamatayan. Kaya nung ipinako siya sa krus, pinuntahan niya talaga ang pinakamasakit na ayaw puntahan ng tao. Yon ay ang karanasan ng kamatayan. Kaya sabi ko sa inyo sa mga mensahe ko noon, walang nagpaplanong mamatay. Lahat nagpaplanong mabubuhay. Pero ang Panginoon pumunta dito, ang plano niya para mamatay, upang tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya pinuntahan niya ang masakit na karanasan na ayaw puntahan ng tao. At yan ay walang iba kundi ang kamatayan. Kaya nung nakapunta na siya doon, mga kapatid, anong ginawa niya? Pumunta siya sa bilangguan ng mga espiritu
na namatay na rin sa panahon ni Noah, dinalan niya at pinalaya niya. Kaya nanaig siya laban sa kamatayan. Naririto tayo bilang iglesia at katawan ng Panginoon, kahit dinaig na ng Panginoon ang kamatayan, sapagkat ang limit ng span ng time natin ay 70 to 80 years lang ang isang buhay, kaya tayo ay natutulog pa rin sa harap ng Diyos, nagpapahinga pa rin sa pamamagitan ng tinatawag na kamatayan. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ang kamatayan ay wala nang kamandag. Hindi na masakit. Umiiyak tayo dahil hindi na natin makikita pansamantala yung mga mahal natin sa buhay. Ngunit ang pag-iyak na yon ay pag-iyak na may dalang kagalakan. Bakit? Secured, insured ang mga mahal natin sa buhay. Kaya kayo mga anak ng Diyos, pagka naglilingkod kayo habang buhay pa, eto ang isang mas malaking challenge. Kailangang magpatuloy sa paglilingkod upang kung dumating na ang panahon na ang petisyon natin sa langit ay for promotion na handang-handa na tayo na makipagkita at makisama sa ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Alam niyo ang ministry natin darating din at darating ang panahon na matatapos na rin ito. Matatapos yan. Pagka natapos yan, ang reward tatanggapin na natin. Amen? Buhay na walang hanggan. Sinong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dito pa, gusto na yung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung katawan natin, babaguhin? Philippians chapter 3, 20-21. From heaven, we are looking for our Lord Jesus Christ, who will change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. Papalitan ang ating katawan at gagawing tulad ng kanyang katawang maluwalhati. Sinong gustong magkaroon ng maluwalhating katawan? Pagka dumating ang eksaktong oras na yon, bye-bye na sa lahat ng sakit sa katawan. Bye-bye na sa lahat ng rayuma. Bye-bye na sa lahat ng mga arthritis. Bye-bye sa lahat ng cancer. At bye-bye na rin sa kamatayan. Doon ninyo masasabing, death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ang pagkakalooban niyan ay siyang ministering kinasihan ng Diyos. Tulad kay Elijah, nung siya tinawag out of the many people in this world, tinawag si Elijah. Pinagkalooban ng isang ministry. Ngunit, may katapusan ang ministry ni Elijah. Kaya nung siya pinahayagan na ng Diyos at sinabi, Elijah, maghanda ka na sapagkat kukunin kang buhay. Di ka dadaan ng kamatayan. Hianda mo ng sarili mo sapagkat sa lugar na ito ay kukunin ka. Kaya mga kapatid, meron siyang servant. Sinabi nung servant, sinabi niya sa servant niya, humingi ka na ng gusto mo. At dumito ka na lang. Ako'y pupunta sa lugar na yon. Sinabi ni Elisha yung servant niya, sabi niya, habang buhay ang Diyos, hindi ako hihiwalay sa iyo. Praise God. Amen. Pumunta siya doon, nililigaw talaga niya yung servant niya kasi kukunin na siya ng Panginoon. So pumunta siya doon, hindi humiwalay. Sabi niya, liligaw ko na naman to. Ayaw kong makita niya yung pagkuha sa akin. Mga kapatid, pangalawang lugar, ayaw din humiwalay nung servant. Pangatlo, hindi na naka-escape si Elijah. Hindi na nakatakas talaga. Talagang dumating na yung oras, sinabi ng Panginoon. Sabi niya, eto na ang final. Sabi niya, humingi ka na sa gusto mo. Sabi ni Elijah that the double portion of thy spirit may fall upon me. Mga kapatid, ngayon, kayo, makikisama ba kayo sa paglilingkod na ito? Sino sa inyo ang galing sa... Saan tayo noong nagsasamba? Ito? Project 2. Sino sa inyo galing sa Project 2? Lumipat tayo sa Villa Building. Sino sa inyo ang galing sa Villa Building? Marami sa inyo ang galing sa Villa Building, no? Lumipat tayo sa saan? Dito. Sasama rin kayo?
Ayun, nandito pa rin kayo hanggang ngayon. Lumipat tayo sa Bella Verde, sasama pa rin kayo? Pupunta tayo ng Araneta, sasama pa rin kayo? Pupunta tayo sa Ultra pagkatapos, sasama pa rin kayo? Kahit saan, sasama kayo? Totoo? Patapat talaga kayo. Anong sabi ng Panginoon? Babalik ako, kukunin ko kayo na kung saan ako, nandodoon din kayo. Matatapos din ang ministry nito. Doon sa Davao talagang ma-explain kung mabuti yan. Dahil doon, nagpasimula ang ministry nito. Mga kapatid, galing sa isang lugar, dinala tayo. From Villamor, dinala tayo. Napakahirap ng buhay natin sa Villamor. Tapos dinala tayo sa De La Peña Building. Marami pa rin na kasama. Pero merong naiwan. Those are the steps of the rapture. Pero dito pa rin sa lupa ang bagsak natin. Pero hindi na natin babalikan ang mga lugar na pinanggalingan natin. Tapos dumating tayo doon sa katitipan ngayon, sumama pa rin ang mga anak ng Diyos doon. Naka-corner na ako doon, wala na akong ibang pupuntahan pa. After that is the real thing. Praise God. Hallelujah. At dumarating na ang ministry ito ay pumupunta sa katapusan. Parang modernong Noah. Pinatayo ang arka after 120 years, tapos na, wala nang martilyong hahawakan pa si Noah, hindi. Siya hahawak ng lagari pa, iiwan na lahat yun. Pagkatapos, i-welcome na yung lahat ng mga papapasukin doon. Ganito rin sa ministry ng ating Panginoon sa huling araw na ito. We are on our last step. Anong last step? Glorification ministry. Pataas na ba yan? Jesus Christ, nandito siya on His resurrection. Hanggang dumating siya sa Bethany. Pagkatapos binibless yung kanyang mga disciples. Hanggang dumating na ang ulap at kinuha siya at dinala doon. Paraan ng Diyos yan, from the Old to the New Testament. Si Enoch, nakilakad sa Diyos, kinuha rin siya sa generation niya. Si Elijah, nakilakad sa Diyos, kinuha rin siya sa generation niya. Ang buhay ng ating Panginoon, kinongker ang kamatayan para sa atin dahil 2,000 years maghihintay pa tayo sa Kanya. Siyempre, ang mga anak ng Diyos mamamatay pa. Pero, ang kinuha niya sa kamatayan ay ang pangil at kamandag ng kamatayan. Na kahit mamamatay tayo, hindi na tayo umiiyak tulad nung mga walang pag-asa. Tayo umiiyak dahil tayo'y malulungkot na pansamantala hindi natin makikita ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit dumarating na ang katapusan, 2,000 taon na yon. At pagdating noon, ang ministering itinalaga ng Diyos, doon kakakitaan ang pinakamalaking milagro. Ang milagro ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya, papasalamat ako sa umagang ito sapagkat maisishare ko sa inyo ang bagay na ito sa isang paraang, isang rema na mensahe. So, sinabi ni Pablo, mga kapatid, sa kanyang mga banal na kasulatan, sinabi rito na tayo na mga anak ng Diyos nagpapasalamat sapagkat binigay sa atin ang katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, mga mahal kong kapatid, magpakatatag kayo, hindi makilos, at laging sumasagana sa gawain ng ating buhay na Diyos, sapagkat alam ninyo na ang inyong mga gawa sa Kanya ay hindi magiging walang kabuluhan. Kaya bawat gawa natin para sa gawain ito, para sa paglilingkod na ito, itong lahat ay nakasulat, at ibibigay sa inyo gantimpala isang araw, yan ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya panahon ngayon na huwag kayong manghihina, huwag kayong magbabackslide, at huwag kayong babalik sa sanlibutan. Ito na ang panahon na lalo ninyong panghawakan ang inyong paglilingkod sa Kanya at sabihin, Panginoon, matagal ko na po kayong hinahanap, matagal ko na pong hinahanap ang mga pahayag na ganito, dito ko natagpuan, panghahawakan ko ito tulad ng paghawak ko sa ginto. Hindi ko po ihihiwalay sa akin. Hindi ko po pababayaang makakahulagpos pa ang buhay na walang hanggan sa akin.
Magpakatapat kayo sa ministry ng butil na pananampalataya. At huwag na kayong makilos pa, at huwag na kayong magbakasyon pa, at huwag na kayong tumikim pa sa sanlibutan. Huwag na kayong manood ng sini pa. May members pa ba dito nanonood ng sini? Sino pang mga young people dito nanonood ng sini? Kawawa naman kayo? Pagka na-rapture na sa loob kayo ng sinihan? Kahit hindi pa rapture, mga kapatid, nararapture kayo papunta sa sanlibutan. Pero ninyo, ay naririnig ako, mga young people ng Jesus Christ, nanonood ng sini. Ang iba pa raw, worker pa daw. Naku, ano bang worker yan? Worker of iniquity. Kaya sabi ng Panginoon isang araw, "Get out from me. I do not know you, you workers of iniquity." Workers nga eh. Pero, workers of iniquity. Sa huling araw na ito, panghawakan natin ng ating paglilingkod sa Kanya. Magpakatatag tayo, magpakabanal tayo, magpakatuwid tayo sa harap ng Diyos. Huwag ninyong tingnan ang mga kalayawan ng sanlibutan na yan. Kahit nasa kalagitnaan tayo ng sanlibutan, pero huwag ninyong tingnan ang kalayawan ng sanlibutan. Mula nung pwede na ang earrings, pwede na yung putuli ng buhok, yung ibang young people, nagiging worldly naman, nagiging extreme naman. Noon, extreme naman, mga kapatid, para sa pagiging panatiko. Kahit pulbo, hindi pwede. Ngayon pwede, meron tayong kalayaan. Pero yung kalayaan natin, marunong tayong gumamit sa kalayaang yan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Yung mga Christian liberty natin sa paggamit ng mga bagay na yan, sapagkat ang inaalis ng Diyos doon, yung sin element ng makeup, yung sin element ng pantalon sa babae, yung sin element na kung puputuli ng buhok mo, ikaw ay hindi pupunta ng langit. Wala pong katotohanan doon. Kundi yung ibang mga grupo, ginagawang kasalanan yon. Natatakot sila sa bagay na yon hindi naman totoo, sapagkat hindi naman nasusulat sa banal na kasulatan. Wala sa panlabas, nagmumula ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagpapasimula sa loob ng ating espiritu. Ngunit, pakinggan ninyo ito, ngunit, huwag naman nating abusuhin ang ating Christian liberty. Anako, meron na palang Christian liberty. Lahat ng sini pupuntahan ko. Sapagat meron na akong Christian liberty. Alam ba ninyo na ang kalayaang Kristiyano ay hanggang sa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos? Pagka ginamit mo ang kalayaan mo para gumawa ng kasamaan, hindi kalayaan ang pinupuntahan mo. Bilangguan. Ito sa sanlibutan ito, may kalayaan tayo bilang mga Filipino citizen, di ba? Sino may kalayaan dito? Itaas ang kamay. Kaya naririto tayo nang dahil sa kalayaan yan. May kalayaan tayong mamili, may kalayaan tayong lumakad, may kalayaan tayong mamisita, may kalayaan tayong mag-travel, may kalayaan tayong magsimba, may kalayaan tayong pumili ng gusto natin. Ngunit wala tayong kalayaang pumatay. Tingnan niyo yung iba, ginagamit nila yung kalayaan nila. Pagka may nagalit sa kanila, papatay nila. O pagka nadakip sila, saan sila papunta? Dahil ginamit nilang kalayaan nila sa kasamaan, sa paglabag sa batas. Bilangguan, di ba? Sa Kristiyano, ganun din. Hindi siguro ganun ka kabigat na pumatay ka. Pero pagka ikaw ginamit mong kalayaan yan, sinasabi mo, malaya na pala tayo, meron tayong Christian liberty. Naku, ang lahat ng makeup sa sanlibutan, ipatong na natin sa mukha natin. Para ka ng wak-wak. Hindi ka na parang Kristiyano, para ka ng si Jezebel. Pero hindi kasalanan yung makeup, pero gamitin mo sa tama. Pero kung ang kalayaang yan, ginagawa kang makasandibutan, ibabalik ka ng Diyos sa bilangguan at tuturuan kang muli bilang isang slave, hindi bilang isang anak ng Diyos na malaya, sapagkat hindi ka marunong gumamit ng iyong kalayaan. Mga anak ng Diyos, pakatimbangin ninyo ang kalayaan ninyo na yan ay hindi magiging dahilan upang kayo ay bumalik sa pagiging bilanggo at slave ni Satanas. Kailangan gamitin natin ang kalayaan yan para sa ikalalago ng ating pananampalataya at para sa ikaliliwanag natin, parang iba makakakita sa atin, lalong ma-attract sa Kristiyanong pamumuhay. Praise the Lord. Hindi na tayo panatiko, ngunit hindi rin naman tayo makasandibutan.
Amen? Yung iba eh, nakikita ko. Ang iba pa nga, mga worker eh. Nakikita ko. Ba? Araw-araw ata, nagiging sanlibutan itong mga worker na ito. Sumusobra naman ata ang mga kalayaan nito. Ginagawa na ang kanilang kalayaan para sa mga kamunduhan. Nako, pagka ganun ang ginawa mo, outside, di kulambu ka na sa kaharian ng Diyos. Nasa sa loob ka nga ngayon, pero ang iyong espiritu nasa labas na. Backslider na. Huwag naman natin gamitin ang kalayaan natin para tayo ay mabackslide. Gamitin natin ang kalayaang yan upang lalo tayong lumago sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ito mga kapatid ang tunay na mensahe ngayon. Kung meron kayong banal na kasulatan, tumayo po tayong lahat. At buksan ang ating mga banal na kasulatan dito sa 1 Corinthians chapter 10. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat, at lahat ay nagsikain ng isang pagkaing dingi ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inuming dingi ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at nangabuwal sa isang araw ang 23,000. Ni huwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila na nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din naman kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. At ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Kaya't ang mga akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, ang lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Makakaupo na po tayong lahat. Alam ninyo, spiritual Israelite tayo. Lahat ng spiritual Israelite ay magsabing amen. Amen! We are walking in our journeys from earth to glory. Mula dito, papunta sa kaluwalhatian ng Diyos. Lumalakad tayo ngayon sa ilang ng spiritual na paglakad. Ang mga Israelites lumakad mula sa Egypt papunta sa Canaan, physical ang kanilang paglakad. Sabagat sila ay physical Israelites. Tayo ay spiritual Israelites, kaya ang ating paglakad ay isang spiritual na paglakad din naman. At ang ating Canaan ay walang iba kundi ang ipinangakong langit ng ating Panginoon na kung saan sabi niya ako'y pupunta, maghahanda ng mga dako. At kung ako'y makapaghanda na, babalik akong muli, kukunin ko kayo na kung saan ako, doon din naman kayo. Mga kapatid, ang paglakad na ito ay may similarity sa paglakad nila noon. Ang kaibahan lang, spiritual tayo at sila ay physical Israelites. Kaya ang paglakad nila ay talagang physical na paglakad. Tayo naman, hindi natin nakikita ang lumalakad tayong physical na nagsasama-sama sapagkat bawat service lang tayo nagsasama. Ngunit ang ating spirito ay nagsasama at nagkakaisa na kung saan pumupunta ang direksyon ng ministry nito, ang spirito natin ay nakikisamang lahat doon. Everybody say amen. Amen. Tingnan ninyo mga paalala ni Pablo dito para sa mga physical Israelites. Sinabi niyang ito ay mga halimbawa para sa atin ngayon na mga spiritual Israelites
na huwag gumawa sa kanilang mga ginawa, huwag malukso ng tulad ng kanilang pagtukso, at huwag magnasa ng mga masasamang bagay tulad ng kanilang pagnanasa na kung saan marami sa kanila ang nangabuwal sa ilang. Ang kanilang pagkabuwal, physical. Ngunit sa atin ngayon, ang ating pagkabuwal, spiritual. Maaaring naririto ka physically, pero baka wala na ang espiritu mo riyan. Baka ikaw ay isa ng backslider. Baka nagtataka ka. Paglabas mo rito, ikaw ay nagsasamba sa harap ng Diyos. Ngunit malapit sa puso mo ang sinihan. Amen. Hindi ka na nagigilty pagpasok sa sinihan. Binabantayan mo pa nga kung ano ang mga bagong sine at yan ay pinapasukan mong lahat. Sa harap ng Diyos, ikaw ay isa sa mga spiritual Israelite na nabuwal na sa ilang. Wala ka na sa kalooban ng Diyos. Backslider na ang puso mo. Pagka ikaw ay nag-backslide sa espiritu, ikaw ay wala ng buhay sa espiritu. You are spiritually dead. The physical Israelites died physically, they are called physically dead. Spiritual Israelites, when they die, they are called spiritually dead. Paano mong alam na ikaw ay spiritually dead? Pagka malapit ka na sa sanlibutan. Pagka nagiging sanlibutan ang lahat ng kilos mo, ang lahat ng gawa mo, ito'y mga symptoms na ang spiritual na buhay ni Jesus Christ nawawala na at naghihingalo na sa buhay mo. Dapat, mga kapatid, ikaw ay dalhin na sa hospital. Kailangan ikaw ay injectionan na. Kailangan ikaw ay i-revive na. Kailangan ikaw ay buhayin na. Ngunit kung ang mga symptoms na ito ay hindi mapapansin, matutuluyan ka at magiging spiritually dead ka. Kailangan magkaroon ng funeral service para sa iyo, sapagkat wala ka na sa kalooban ng Diyos. Sino man sa atin ngayon ang nananatili sa huling araw na paglilingkod na ito, kailangan sasaliksikin natin ang ating mga puso araw at gabi kung tayo ay nasa kalooban pa ba ng Diyos. Abang tayo gumagawa physically, hindi po counted yon kung we are dead spiritually. Napakaraming mga religion ngayon, buhay sila physically, but they are spiritually dead. May ginagawa rin silang pagsamba. Yun lahat, hindi counted sa harap ng Diyos. Counted lang sa harap ng Diyos ang paggawa sa kanyang kalooban kung ikaw ay spiritually buhay sa harap ng ating Panginoon. Paano kang spiritual na buhay? Spiritual kang buhay kung ikaw ay gumagawa at sumusunod sa kanyang kalooban hanggang ngayon. Hindi mo sinusunod ang iyong kalooban. Ang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Isang maliit na example, kung merong mga anak ng Diyos na malapit sa kanilang puso ang pagtanaw ng sine, hindi na sila nagigilty makisama sa mga unbelievers sa pagpasok sa mga kuweba ng sine ng sanlibutan. Napakalaking question mark na po ng buhay na yan sa harap ng ating Panginoon. Ano ka man, young people ka, adult ka, worker ka, kahit ano ka pa ang sitwasyon mo sa buhay, pagka ikaw ay mayroon ng puso ng isang backslider sa harap ng Diyos, you are spiritually dead. Ang halimbawa ng 1 Corinthians 10 ay binigay upang hindi natin pamarisan ang kanilang ginawa sa pamamagitan nito. Sila ay napahamak at sila ay naiwan doon sa ilang. Darating ang panahon na matatapos na ang paglilingkod natin tulad ng sinabi ko kanina. Pagdating ng panahon, marami ang madidisqualified kahit kasama natin physically. Mga anak ng Diyos, pakaintindihin po ninyo ito. Mahalaga po sa ating paglilingkod ay espiritual na paglilingkod. Ang ibig sabihin ng espiritual na paglilingkod, mula sa loob, meron tayong desisyon na sumama sa Panginoon at gawin ang lahat ng kanyang kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Bantayan natin na tayo ay hindi magkakasakit sa espiritu. Sapagkat nang tayo pinanganak na muli, nagkaroon tayo ng buhay na muli. Anong buhay na yon? Hindi na physical na buhay. Spiritual na buhay. Hindi ka nabibigyan physical na buhay kasi may physical na buhay ka na. Ngunit yung physical na buhay, kung yun lang inaasahan mo, sarap ng Diyos, patay na yon. Ang isang araw sa Diyos, ilang libong taon sa atin.
1,000 taon sa atin, isang araw sa Diyos. Ilang araw kaya kayo mabubuhay dito? Ilang taon kaya kayo mabubuhay dito? Kung malayo-layo pang rapture, papayagan ng Diyos na ikay tumanda pa, sa isip mo, ilang taon kaya ang mabubuhay dito? Ilang oras ang 100 taon sa harap ng Diyos? Counting that 24 hours is one day, and one day is 1,000 years, 100 years is how many hours in the sight of God? Sige, mathematics, computer, calculator. Meron kayang 1 oras? Walang 1 oras! Kung walang 1 oras ang buhay mo sa harap ng Diyos, nakakita na ba kayo ng batang ipinanganak? Pagkatapos nabuhay na 1 oras lang, nabuhay ng 45 minutes lang, yung batang ipinanganak nabuhay ng 45 minutes, buhay ba yon? Buhay ba yon? Halimbawa, hindi kayo makasagot, iniisip ninyo. Halimbawa, nanganak kayo at nabuhay siya ng 45 minutes. Buhay ba yon? Para sa inyo, 45 minutes, buhay na yon? Kahit 1 oras pa siyang mabubuhay, para sa akin, patay na yon. Hindi buhay yon. 1 oras na buhay, hindi buhay yon. Patay yon, mga kapatid. Amen. Kaya kung sa harap ng Diyos, nabuhay ka lang 100 years at ang 100 years, 45 minutes lang, patay ka na. Kaya physical mo, paglabas, patay na sa harap ng Diyos yun. Wala na yun. You are already physically dead in the sight of God. In the sight of man, you are alive. But in the sight of God, you are already dead. That's why when He found you, ibinigay sa iyo ang spiritual life. Kasi sa harap ng Diyos, ang spiritual life, siya lamang ang buhay. Bakit? Sapagkat ang spiritual life, walang katapusan. Now you must understand that our God is eternal. And everything that He does is eternal. And His mind always constitutes eternity. Lahat ng pananaw niya, puro eternal yon. Kaya kung may buhay kang 100 years, sa harap ng Diyos, patay yon. Kasi ang Diyos nakatingin palagi, eternity ang nakikita. Kaya pagka ikaw gusto niyang mabuhay, bibigyan ka niya ng sarili niyang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang spiritual life. Sapagkat ang spiritual life, pang eternity yon. Ngayon, kung nasa sa iyo yon, makikita ng Diyos, naku, buhay ka na sa harap ko. Ay sinabi niya, you must be born of water and of the Spirit. Spirit, amen? Yes. Lahat ay magsabing Spirit. Spirit. Are you born in the Spirit already? If you are born in the Spirit, what will I call you? Spiritual. Bakit spiritual kayo? Because you have a spiritual life. Where did the spiritual life come from? It came from God. And it will go on for eternity. How will you lose eternal life or spiritual life? Paano ninyong malulus ang spiritual life? Paano? Paano mahihiwalay sa inyo yan? Sa pamamagitan ng hindi kalooban ng Diyos. Ano ang hindi kalooban ng Diyos? Kasalanan. Ano ang kasalanan? Paglabag sa utos ng Diyos. Iyan ang nakakamatay at nakapagpapahiwalay sa Diyos at sa iyong espiritual na buhay. Paano mong malalaman na ikaw ay may symptoms na ikaw ay nagkakasakit sa espiritual? Amen. Paano ninyo nalalaman yung physical ninyo nagkakaroon ng sakit? Ano, mga kapatid, ang ugali ng isang taong maraming sakit? Reklamador. Mormorer. Ang lahat ay mahirap. Ganun ba kayo sa Espiritu? Ang lahat ng ganun sa Espiritu ay magsigaw ng malakas na Amen! Nakahalata kayo, ha? Malakas ba kayo? Amen! Ganun, ha? Ano pa ang symptom ng isang tao may sakit? Matamlay.
Matamlay. Ang lahat ay masayang matamlay. Matamlay. Anong taong matamlay? Pagka kinamayan mo, walang buhay! Lahat ay magsabing walang buhay. Walang buhay. Walang vigor, walang vitality. Ah. Ano pa? Walang ganang kumain. Sa spiritual, ganun din ang mga symptoms. Amen. Nagiging masyado kang mapagmahal sa damit. Sino yung sa inyo mas nabibighani sa damit? Halimbawa, papunta kayo sa Bible study, nakakita kayo ng magandang damit. Dapat nandoon na kayo sa Bible study, tapos nahinto pa kayo dahil namimili pa kayo. Mga mga kapatid, delikado yan. Amen. Mapagmahal sa mga bagay ng sanlibutan, yan ay symptom na ikaw ay magkakaroon na ng sakit. Gusto ng Diyos, wala tayong sakit sa espiritu. Katulad naman na gusto niyang wala tayong sakit sa physical, ganun din naman, ayaw niyang tayo ay magkasakit sa espiritu. Praise God! Ako'y nasasaya pagka nakikita ko yung mga anak ng Diyos dito, sapagkat lahat kayo inaalisan ng spiritual na karamdaman. May gana na ba kayong kumain? Masarap ba? Wala namang matamlay sa inyo? Ano pa nakikita ninyo sa mga taong nagkakaroon ng karamdaman? Ano ang mga karamdamang iba na nakapagbibigay ng hindi magandang disposisyon sa isang tao? Sa taga sa Bisaya pa, mga bitukon. Nagkakaroon tayo ng maraming parasite sa tiyan. Amen? Pastor, ako naman ay umaaten ng Bible study, ng BSGL, ng Sunday morning, ng Sunday afternoon. Ngunit, butot balat pa rin ako sa paglilingkod. Matamlay pa rin ako. Nanghihina pa rin ako. Malaking diferensya mo, mga kapatid. Bakit? Sapagkat maraming parasite sa loob ng katawan mo. Ikaw ay mapagtampo, isang bulati yan. Ikaw ay madaling masaktan, isang bulati yan. Amen. Ikaw ay reklamador, naku, pangunahing bulati yan. Pagka marami kang parasites sa loob ng katawan mo at sa loob ng espiritu mo, ito'y mga parasites, pumapayat ka. Araw-araw at nagiging butot balat ka. Amen. Pagkatapos, pagka ikaw ay payat na, butot balat na lang, parang kalansay ka na lang, magsasalita pa yung bulati sa loob mo at sasabing, ako na lang, hindi pumirma para sa'yo. Kaya mga kapatid, i-expel nating lahat ang mga parasite na yan sa espiritu natin. Kung ikaw ay masyadong sensitibo at maramdamin na wala naman sa lugar, kung ikaw ay masyadong matampuhin, kung ikaw naman ay masyadong... Ano yun? Alam na ninyo kung ano yun. Marami pang bulating mga pangalan yan. Kung ikaw ay naririyan at naririyan sa espiritu mo, uminom ka ng purga ngayong umagang ito. At paalisin ang lahat ng bulate sa espiritu. Itapong lahat at ikaw ay tataba at ikaw ay lulusog at mula ngayon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang gawain sapagkat malusog ang katawan mo sa espiritual. Everybody say praise the Lord. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Panginoon upang linisin ang kanyang katawang espiritual. Kayo, hindi na kayo physical tingnan ng Panginoon ngayon. Kung kayo, naririto kayo at nakikita lang ninyo ang Panginoon, nakatingin sa inyo, hindi physical lang nakikita ng Panginoon sa inyo ngayon. Yung lahat ng espiritual na buhay na binigay niya sa inyo, nakikita niya ngayon. Nakikita niya sa inyo ngayon kung sino sa inyo ang payat, kung sino sa inyo ang matamlay sa espiritu, kung sino sa inyo ang malusog, kung sino sa inyo ang matibay, kung sino sa inyo ang maganda sa espiritu, nakikita ang lahat ng Panginoon niya. Spiritual ang nakikita niya, hindi na physical, sapagkat tayo ay spiritual Israelites.
Kaya kung susukatin kayo at dodoktoran kayo ng salita ng Diyos sa Espiritu ngayon, ano ang kondisyon ng Espiritu ninyo? Maganda ba? Ang lahat ng may magandang Espiritu at masagana ang buhay sa Espiritu, magsabing Amen. Amen! Totoo? Amen! Praise the Lord! Walang dahilan na tayo ay manlupaypay sa Espiritu sapagkat kompleto tayo ng pagkain. Kompleto tayo ng gamot. Kompleto tayo ng pagkain. Kompleto ng bitamina. Kompleto ng sustansya. Kompleto ng doktor. Sino ang doktor natin? Ating Panginoon. Wala nang hihigit na doktor pa sa kanya sa Espiritu? Kapag kayo'y nagkasakit at kompleto na lahat, sino may kasalanan? Kayo na. Bakit kayo'y nagkasakit? Matigas ang ulo. Paano kayo babalik sa kalooban ng Diyos? Magpakumbaba at sasabihin, mula ngayon, Panginoon, ako po ay susunod sa inyong mga banal na kalooban. Pagka sumusunod ka sa banal na kalooban ng Diyos, hindi ka manghihina, hindi ka manlulupaypay, hindi ka magkakasakit. Hallelujah! Kaya sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, mag-ingat. Yung isang akala niya, matibay ang pagkakatayo niya, baka mabuwal siya. Ba't sinabi niya yon? Anong ibig sabihin niya? Sabi niya, ang ibig sabihin, saliksikin ninyo araw-araw ang espiritu ninyo. Baka akala niyo nakatayo kayo, baka akala niyo physically alive kayo, baka akala niyo physically nakikisama kayo sa fellowship. Hindi niyo alam, yung espiritu pala ninyo, nakalugmok na at patay na sa harap ng Diyos. Kaya araw-araw, pakasuriin natin ang ating sarili, ang isip, ang ating puso. At kung may mga diferensya pa doon, mga kapatid, lumapit tayo sa doktor natin, ang Panginoon. Walang bayad ang consultation sa Kanya. I-open up natin ang puso natin by prayer. Pagkatapos sabihin natin, just say the word because you are a child of God. Kung anong karamdaman mo sa Espiritu, patalsikin mo at sabihin mo, hoy, umalis ka dyan. Maramdamin ako masyado. Bakit sensitibo ako masyado? Ang lahat ng bagay, binibigyan ko ng maling meaning o negative na meaning. Bakit ganito ako? Isang espiritu masama ito. Mananalangin ako. Sasabihin ko, Panginoon, sa pamamagitan ninyong pangalan, hoy, espiritu maramdamin, umalis ka sa akin. Anong papasok sa iyo? Isang espiritong maunawain. Bunga ng espiritu, pumasok kayo sa akin. Welcome ninyo ang mga bunga ng espiritu, paalisin ninyo ang mga masasamang espiritu sa inyong buhay. Anong symptom ng malusog? Nagpapawis. Kondisyon. Anong symptom ng malakas at malusog? Hindi napapagod. Mapapagod man, pero matagal. Hindi napapagod. Napapagod na ba kayo sa gawain? Sa pledges. Sa tithes and offering. Ang pagkakahindi ninyo, may sakit eh. Hindi. Amen. Napapagod na ba kayo? Yes. Sa paglilingkod? Yes. Ayan. Hindi nang malulusog yan. Hindi pa kayo napapagod sa paglilingkod? Sa pagpunta rito, sa pagsamba, sa pagsigaw ng praise the Lord at amen, sa pagbibigay ng tithes, sa pagbibigay ng offering, pledges sa TV, walang nagmumormor sa inyo? Talagang malusog kayo, ha? Ano ang palatandaan ng malusog? Malakas magpasan! Lahat ng malusog ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Malusog pa rin? Amen. Malakas pa rin? Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ang mga salitang ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay napakahalaga sapagkat ito ay mga salita ng katotohanan na siyang ating tinataha sa mga sandaling ito bilang mga spiritual Israelites. Lahat ng spiritual Israelites na buhay sa Espiritu
lumalakad ng kasama ng Panginoon, yun lamang ang spiritual Israelites na magagamit niya. At yun lamang ang spiritual Israelites na mabibigyan niya ng gantimpala pagdating ng panahon, punong-puno ng pananampalataya. Tingnan niyo yung physical Israelites. Ang nakapasok doon, dalawa lang. Tribo ni Joshua at ni Caleb. Lahat ng 20 years up, patay lahat yun. Dahil sila ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Naiwan lahat sa ilang yon. Yung 20 years down lang ang nakapagpatuloy. Pangunguna ni Caleb at ni Joshua na puno ng pananampalataya. Tayo sa ating panahon ngayon bilang spiritual Israelites, dito sa paglilingkod sa buti ng pananampalataya, ayaw ng Diyos na may maiwan sa atin sa rapture, sa pagpunta sa ating spiritual Canaan. Ayaw ng Diyos na may maiwan sa inyo. Gusto niyang kayong lahat ay makasama. Dito walang worker, walang BSGL, walang member. Ang lahat ay pantay-pantay sa kaligtasan. Ngunit bakit may BSGL, may worker, may member? Yan ay iba-ibang level ng responsibilidad. Iba yung responsibilidad, may division of labor tayo sa gawain ng Diyos. Iba yung responsibilidad ng BSGL, iba yung responsibilidad ng worker. Pero mo sabihin, BSGL ako, ligtas na ako. Ang makapagliligtas sa akin, yung pagiging BSGL ko, kamali yun. Ang makapagliligtas sa iyo, ang pagiging matuwid mo ng espiritu mo sa harap ng Diyos. Worker ako, ligtas ako, kasi kasama ko ni Pastor araw-araw. Baka ligtas yung katawan mo dahil kumakain ka araw-araw. Kasama ko, libre. Ligtas yung tiyan mo, pero yung kaluluwa mo, bagsak naman. Huwag mo sabihin, worker ako, ligtas ako, automatic, hindi pwede yun. Kaya kayo mga members, paka may worker akong kasama, huwag niyo sabihin, mga anghel yan. Ligtas yan dahil sa compound na katira yan. Hindi po tama yon. Kahit dito sa compound, kahit doon sa compound na langit, may mga demonyo pa rin doon. Doon galing ang mga demonyo, di ba? Oh, huwag niyo sabihin yon. Kaya walang worker, walang member, walang BSGL, wala yung mga titles na yon. Paka umarap tayo sa Diyos, ang titulo natin, spirit tayo. Anong kalagayan natin sa harap ng Diyos? Makikita sa ating pagsusunod at sa ating pagsusuway. Pagka tayo ang pagsuway natin 70%, 30% lang ang ligtas sa atin, hindi pa ligtas yun. 30% na buhay. 30 minutos na buhay, hindi ligtas yun. 80 na, kulang pa rin yun. Dapat ano? 100% sa Panginoon lahat. At masusukat tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. Kung ano ang ating spiritual health, masusukat sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Masusukat ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagsusunod mo sa kanyang kalooban. At upang masiguro mo na ikaw ay buhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, spiritual na buhay, 100% ang ating pagsusunod sa kanya. Pagka 100% ang pagsusunod mo, ano ang susunod sa iyo? Lahat ng pagpapala. Tunay kang anak ng Diyos. Yung bang lahat ng pangako ng pagpapala, ipinangako sa tunay na 100% na anak ng Diyos? Ah, ngayon, pagka nagsasabi akong anak ng Diyos, pinangungunahan ko na ng 100%. Kaya yung 100% na anak ng Diyos, pagka sila ay naririto, ang lahat ng pagpapala naman ng Panginoon na 100% ay para sa kanila. Pagka tinatanggap mo 70% lang na pagpapala, ay yung pala ang sukat ng iyong pananampalataya dahil yung pala ang sukat ng pagsusunod mo. Gusto mo ng 100% na pagpapala? 100% maging anak ka ng Diyos. Body, soul, and spirit. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, 100% ng mga anak ng Diyos, ay pumalakpak ng malakas. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
as I am concerned and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. I receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.